So guys, meron tayong sirang makina, so si Rinse Pump, B Brown. So wala siyang, ano ko siya, wala siyang power. So, yun. Wala siyang power. So, yun natin, unang tingnan mo dyan. Okay naman yung power cord. So, tingnan mo yung resistance ng transformer. So, pag tinignan mo yung resistance niya, guys, resistance. So, wala siyang resistance. So, meaning, sira yung transformer niya. So, papalitan natin ang transformer, guys. Kaya tatanggalin muna natin yung battery. So, mayroon siyang battery. Tanggalin muna natin yung battery niya. Pansin mo guys, malagkit yung ano siya, may mga gamot-gamot pa yata. So gamitan na natin ng cloth alcohol dumi. Ganun talaga guys, pag mga makinang ginagamit lagi sa mga pag ano ng mga gamot, ginagamit to pang ano ng gamot, infuse. So, kita mo yung mga dumi-dumi. Yung mga yellow-yellow na yung mga gamot yan, guys. Yung mga natatapo ng mga gamot. Mga nurse. Yan yun. So, ang pinaka-problema natin, guys, ay itong transformer. Ito. Papalitan ko lang to. So, actually, meron akong stock nito kaya kailangan papalitan ko lang siya. Pag wala kang stock, wala. Tapon. So, lagi nyo tandaan guys, pag nagpalit kayo ng mga parts, lagi nyo i-remove yung battery. Always, unang gawin mo, tanggalin mo yung battery para walang madadamage na parts kung magkaroon ka man ng shortage, mga static. So, wala siyang static at hahawakan mo yung mga component. So, ito yun guys. Transformer niya.
Isang to 30 to 240 volts, 50 to 60 hertz. So 12 volts ang output, 0.4 ampere. So papalitan ko lang siya. So, meron akong transformer. Actually guys, itong transformer na ito, kinuha ko lang din sa mga discard na ganito. Na discard na syringe na yung mga sira yung plunger, sira na yung mga, ano niya, mainboard. Kasi mas, pag mainboard, mahal na ng umorder eh, kaya mas bumili na lang ng bagong syringe pa. So, meron akong kinuhang, ano nga, gumagana pa. Pag tinister mo yan, dinestay mo siya. So, meron siyang continuity. See? 0.56. 0.562 kilo ohms. So, nasa mga 500 ohms to. Kung na sama dito tayo sa ano, mga 500 ohms lang yan. See? 560 ohms. Yung resistance ng transformer. So, yun. So, linisin ko muna kasi sobrang daming dumi, yun. So, mga gamot-gamot, nandito pumasok na sa loob, eh. Kailangan tagal linisin. So, itong mga dito, guys, pwede mo siyang lagyan ng lubrication dito, oil, para medyo pag nag-ano siya, medyo hindi siya, ito malambot pa naman siya. Mga iba kasi mga medyo kinalawang na, kailangan mo ng lubrication dyan. Nagkasagaan pa rin kasi nilang gamitin to eh, kasi mas friendly user daw to pa. Meron silang mga bago ngayon, yung mga digital na siya, touchscreen, pero mas gusto pa rin nilang gamitin to eh. Kaya tinatagaan muna namin gawin. Actually, lumang-luma natin. Sobrang dumi na nga eh. Kailangan mo nang linisin yung mga ano talaga, singit-singit dahil ang dumi. Pag bumara yan sa sensor, wala na, hindi magkakaroon ng error eh. Naninilaw na sa mga gamot na tumatapon eh. Ako guys, ito hindi na kami umu-order ng piyesa nito kasi luman-luma na. Tsaka hindi, wala tong isip DA mga 2000 ano pa to eh. 2000 year 2000, year 2021. 2021. Year 2001, mga ganun. So, more than 20 years na in service na rin to sa Alma.
sa hospital na to. Pero pinagtsagaan pa rin nilang gamitin. Yun. So, yan. Transformer. Natin yung battery para matulaman natin kung may power na siya. Na. Try nating mag power on power plug bago natin i-close. Okay, ayan guys, oh. Kita mo siya, mayroon na siyang charging indicator, so meaning okay na yung power niya, so nagcha-charge na siya. Okay, ayan. So yun na siyang charging. So, try natin yung on. Ayan. Kasi, nag-o na siya. Ayan lang guys. Shit.
Okay, may power na siya. Yeah, turn off. Turn off muna natin ang screw. Sana nga guys, ako hindi ako nag-i-edit ng video kasi kung ano lang yung binibideo ko, yun lang yung ina-upload ko. Pero, kaya, mahaba. Hindi ako wala akong time mag-edit. So meron na siyang indicator na charging. So turn on. So yan, may power na siya. So simple, kailangan nating i-test yung accuracy ng pag-infuse kasi meron tayong syringe. Ito yung 50 ml. So itatry natin. Kailangan pag 50 madidetect na yung syringe na 50 kasi madidetect na 50, so 50 ml. So try tayong mag-infuse kung mag-infuse ba siya. Set 00 50 ml per hour, set ako ng 50, see, wala 50 ml. So start. Okay, nag-i-start na siya. Bakit na nag-i-start siya? Ano yung alam niya? Ah, battery. Kailangan mo munang i-charge yung battery ng konti. So, pwede na siya mag-i-start. Kasi, nag-i-increase na siya. Base. So, kita mo. Umiikot na yung bilog. Ayun. Ibig sabihin, nag-i-infuse siya. So, i-infuse muna natin siya ng mga isang minuto. Hindi ba siya mag-a-alarm? Kasi may minsan, iba, pag ano, one minute, nag-a-alarm siya, may problema. So, tingnan natin, mag-a-alarm ba siya.
So ayun, okay na siya. Nag-i-infuse na ng 50 ml per hour. So mag-i-infuse siya ng 50 ml per hour. So nalilitik na yung 50. Nalilitik na yung 50 ml na, na syringe. So nag-i-infuse na siya. So magta-try din tayo ng 20 ml kung malilitik ba niya ng 20. Ayan akong isa ditong 50, 20 ml. So 20. So ito ay malaki 50. So nalilitik niya. Ayan. Ito 50. Nalilitik niya ng 50. Kita ba niya? Kita ba? Ayun. 50 ml. So, okay guys. Testing din tayo sa audit ng 50. Okay na siya, hindi siya nag-alarm. So, working na siya. So, stop. So, stop siya. Lalagay ako ng syringe na 20 ml. Kung malilitik ba niya. See guys, 20. So 20 ml din siya. Nadidetect niya. So try akong mag-infuse. See? 20 ml. Gumagana na siya guys. So, okay. Yan lang guys. Ganun lang pag-repair ng walang power na syringe pump. Pero hindi lahat po ng syringe pump na ganun ang problema. Mayroon na kasing iba na problema naman na main board. Pero ito, usually, ang sira nito pag ganun, ano lang, yung transformer. Sino ba yung transformer? Usually talaga, usually transformer. Yun ang kalamitang nasisira. So, ayun, magkaya na siya. Okay na siya. Working. Infusing now. Running. So, ititest ko pa to siya sa aming analyzer. Meron kaming infusion pump analyzer. So, pwede ko rin i-test doon para malalaman ko yung flow. Kung talagang tama ba siya ng flow. Okay guys, ganun lang.